Okay, here's a question from Sir Clouded Dingle. Ito po ang kanyang tanong. What is the formula in solving voltage drop? Okay, Sir Dingle or Sir Dingle. So, marami pong formula ang pagsosolve ng voltage drop. No? Marami pong formula yan. No? Well, actually, meron din formula po sa Philippine Electrical Code. May formula po dyan. No? So, may mga formula po. Makikita nyo yan sa likod ng PEC. No? Okay? Anak, pakita mo nga yung ating PEC dyan. Ito. Ito yung PEC natin. Wait lang, sir. Papakita ko po sa inyo. Pakialalay lang. Okay, since, I'm sorry, this is a on-the-spot question, ano? So, makikita po natin yung hahanapin ko po sa inyo kung saan pahina matatagpuan ang voltage drop formula. Kasi tanong, ano? Ang tanong ni sir, what is the formula for voltage drop? Okay. Per se, kung PEC ang pag-uusapan natin, bibigyan ko kayo ng formula, sir, no? Ito po, nakasulat. Ito'y mababasa sa pahina 1057. Okay. Susulat ko po. Nasa, ito po'y page 1057 ng PEC latest edition 2017. Ang formula po ng voltage drop, ayon dito, ayon sa nasusulat, ang voltage drop natin, mga kawerpa, ay KD. No? Tandaan nyo, ha? Kilala nyo ba si KD? Kevin Durant. No? Multiplied by I. No? KDI. Multiplied by the square root of R squared. R squared plus X squared. Well, actually, this is a design. I see a little chance na lumabas ito sa board exam, no? Pero, i-ano pa rin natin, i-discuss pa rin natin, no? Malay natin, no? Mailabas nga, no? Pero, kasi this is a quite complicated formula, no? Pero, isa-isahin natin. Ano yung I? Ang sabi, ang I natin ay yun yung current natin, line current, no? Yun yung ating line current. Kuryente natin yan. Natural, amperes yan. Ano naman yung D? Yan. Ang D ay yung distance of the device from the source. Yan. Distance daw ng device dun sa source. Ano naman yung K? Oh, merong K. Constant daw to. Constant. 2 para sa single phase. At saka square root of 3 para naman sa 3 phase. Ayan, ha. Tapos po, meron tayong R. Ano yung R natin? Line resistance. Ito yung kanyang AC resistance. Siyempre, ohms yun. Ano naman yung X? Okay? Ang X natin, line reactance. No? Okay? Ito yung ating line reactance. Automatic, sa linya yun, no? So, that is at 60 Hz, siyempre, no? Kasi sa Pilipinas, 60 Hz tayo, eh. So, meron po ditong discussion. I'm sorry, I cannot discuss this na in full detail po na nandito sa ating PEC. Ang haba po nito, sir, no? Ubus po oras natin dito. So, tanong mo lang naman, ano ang formula? Dinasagot ko na, formula lang naman yung tanong mo, sir, eh. Yes, sir, yes, sir, tama. That is the answer. No? Eh, siguradong tama yan. Eh, nakasulat sa PEC yan. Eh. No? Ngayon, sir, bibigyan kita ng bonus.
Asan siya? Pakita mo, partner. Doon, 50-50 doon, partner. Okay. O, ito, sir. Ito, actual to. Tuturuan kita paano pagkuha ng actual voltage drop. Payag ka, sir? Gusto mong matutunan? Sige po. Actual voltage drop. Hindi lang voltage drop, percent voltage drop. Tuturuan kita, sir. Ayon sa PEC. Okay? Okay. O, dito tayo, partner. Sabi ng PEC, ang buong building dapat less than or equal to 5% lang ang voltage drop. Ito, pang board exam to. Ang buong building dapat 5% lang ang allowed na voltage drop. Percent voltage drop. What is the formula for percent voltage drop? That is equal to the source voltage, makinig ha, ito po'y lumalabas, both REE, RME. No? VS, sa REE nga pala, no, if I may share with you, sa transmission line lumalabas tong formula na to. Sa short transmission line. No? Ito yung VS, yung source voltage mo, minus the load voltage, no, all over the source voltage. Yan po ang pag-calculate ng voltage drop. Okay? Sa transmission line o yung linya natin sa building, okay? Meron po tayong resistance sa linya, merong line reactance, no? Okay, let's say three-phase system 'yan, no? Kahit pa single phase pa 'yan. Okay? So let's say meron tayong per-phase analysis dito, no? Let's say a three-phase system 'to, no? Per-phase analysis ang gawin natin. So ito yung ating AC source, grounded. So, this is our source voltage. Let's say, may voltmeter tayo dito, sinusukat ang voltahe dito. Ito naman yung load voltage mo, sinusukat yan. No? Now, si, anong pangalan ulit ni sir? Sir Dingle. Okay, Sir Dingle. Parang mas maganda yung Dingle, no? Okay. Sir Dingle, so, ang percent voltage drop, yung pong VS minus VL, yun yung voltage drop. Voltage drop. All over VS. Yan yung percent voltage drop. Ano ba yung voltage drop? No, ano ba yung voltage drop? No? Oh, anak. Ito yung 100 pesos. Pakita mo siya sa akin siya, partner. Pakita mo siya sa akin. Yan. Okay. So, ano ba yung voltage drop, sir? Ito, anak, bibigyan kita ng 100 pesos. Binigay ko dun sa anak kong panganay. Bigay mo dun kay Bunso. Eh, na-receive na lang ni Bunso ay 70 pesos na laang. 100 binigay ko kay panganay. Sabi ko, iabot niya yung 100 pesos kay Bunso. Eh, ang na-receive ni Bunso ay 70 pesos na laang. Saan napunta ang 30 voltage drop? Nakuha ba, sir? Dingle? Ang voltage drop po ay kinain lang nung linya, nandito 'yon. No? Pakita natin, partner, pakita. Ito yung voltage drop. 'Yan. Kung may voltmeter ka rito, tandaan niyo, the source voltage equal 'yan sa load voltage, no? Plus the voltage drop. Kaya lalabas ang voltage drop mo equal siya sa source voltage minus the load voltage. Ito na siya. Source voltage minus the load voltage. So, ito na ngayon yun. Ibig sabihin, yung numerator nito, voltage drop yon. Okay? O, i-apply natin sa actual building to. Paano yun, sir, sa actual? O, sabi ko kasi, tuturuan kita, sir, magsukat sa actual eh. Paano na susukat? Ito, sir.
Ito, panel board mo. Okay, paki-close up dito. Main breaker mo to. Ba, single phase muna usapan. Sige, sir. Yan, bus bar. Panel board. Okay. Line 1, line 2, natural, no? Meron ka dito, line 1, line 2. Eh, meron ka dito breaker na 20 ampere breaker. Yan. Meron ka dyan. Eh, magsusukat tayo ng percent voltage drop. Halimbawa ito, daming outlet laman nito. 10 outlet, halimbawa. Yan. O. Tingnan ang outlet. Ito yung pinakamalayong outlet. Yan. Nakikita ba, partner? Dito, sir, magsusukat tayo. Our tester. Voltmeter natin. O yung ating sanwa. Na? Magsukat ka dito sa source. Sa entrada. So, anywhere on the line side. Ito yung VS mo. Source voltage mo yon. Main breaker mo to, di ba? Sukatin mo dun sa upstream ng breaker mo. Consider mo yan. Gusto mo, para mas accurate, makit ka ng ano, akitin mo yung service head, di ba? Dun ka, sir, magsukat. Kung gusto mo pa, huwag ka ng hagdan, ingat lang. Pero pwede na dito. Okay? Dito ka na magsukat sa line side ng main breaker mo. Ha? Susukatin mo yan. Limbawa, ang nasukat mo dyan ay 238 volts. Eh, dito naman, ang nasukat mo naman dito, eh, outlet mo to, ano? Ang nasukat mo naman dito, halimbawa, ay 230 volts. Kasi nagpa-fluctuate ang voltahe. Ha? Sir Dingley? Asa na, partner? Huwag mo nga alisin yun. Hmm. Ah, sige. Sabi mo eh. Oh. Ito. Makinig ha, sir ha. So, sige, sir. Okay. Paano natin kukomputin yung percent voltage drop? Oh, sige, dito na lang. The percent voltage drop is equal to, okay, ano ang source voltage mo? 238. 238. Oh, makinig ha, pang board exam to. Minus 230. Yung load voltage mo, di ba? Ito yung load voltage mo. Na, inasusukat ng tester mo rito. 230. O, divide mo yan sa 238 times 100%. Tingnan nga natin kung pasok to sa TEC. Ha? Tingnan natin, ha? Baka mamaya, more than 5% to. Okay. 238 minus 230. Obvious, 8 volts lang yun, di ba? Ibig sabihin yung 8 volts, yun yung kinain ng linya mo mula sa point na yun, hanggang doon sa pinakamalayong point. O pinakamalayong outlet mo, halimbawa. No? Okay, 8 volts. So, didivide mo lang ng source voltage, which is 238. Equals, ayun, times mo lang ng 100%. Equals, ayun, ang sagot ay 3.36. Tama ba? Nakuha nyo rin ba ito? 3.36%? Double check natin. That is 8 divided by 238. 8 divided by 238. Equals. Okay. 3.36 nga. Oy, pasok tayo sa 5%. Therefore, okay yung building na to. No? Kung bahay yan, okay yung bahay mo. Kasi yung bahay, building din yan eh. Payag kayo? Yung bahay, building din. Kaya nga tawag sa kanya, residential building. Okay? So, yan po ang aking sagot, Sir Dingle. Dingle. Okay? So, any... Okay na po ba tayo dyan, sir? Did I satisfy your question? Yes, sir. Okay, sige, sir. Thank you. Salamat. Thank you po.